2022 Toyota Hiace. Welcome back! What's up YouTube? What's up guys? What's up sa lahat ng aming boss? Opo, nagbabalik ang Cadence TV. At maraming salamat po sa 135 subscriber. Mabuhay po kayong lahat. At bumabati naman kami sa lahat ng viewers. Ngayon ay ipapakita po namin sa inyo kung paano namin aayusin ang naging scratch nitong van na ito. Wow. So kahit man ikaw ay mayroong ganitong kagandang sasakyan, ay hindi mo papayagan na mayroong gasgas. Sana all. Tama yung sinabi nung napakagandang bilag. Sa panga! Sana all. Wow! Papa sana all. Pwedeng isa pa? Sana all. Isa na lang. Sana wow. Kaganyan ng ganyan ay gaganahan ang Cadence TV na tumarbaho ng tumarbaho at mag-vlog dahil sa magagandang sasakyan. Dito sa Cadence TV ay mahalaga po sa amin na makapagbahagi ng kaunting tips sa larangan ng automotive paint. Wow. Dahil dito po sa Pintor Canto Vlogs, kayo po ang number one at kayo po ang bida. So ngayon ay umpisahan na natin ito. Okay. Ito po yung naging gasgas niya. Dito. Hanggang doon. Gamitan natin ng 120. Okay. So ngayon patuyuin natin at masilihan natin yan. So i-dry sanding natin. So mabilis siyang napantay at para mas makinis yung magiging preparasyon dyan, mas mainam talaga na liyahin natin ng may kahoy tapos basain na natin para matapos at malagyan na kaagad natin ng high build na primer. Bali 400 na lang na lihay yung gagamitin natin dito. Tapos block. Nice. Doon sa may loob sa pagitan ng
so kulang pa dito sa baba, kaya maglalagay tayo dito kahit hanggang dito lang. Ito yung ilalagay natin dito sa ilalim. Meron na tayong cover sa loob. Sasarado na natin itong mabuti. Okay. Sealed na yung loob. Hindi na pupapasok din yung water spray. Nice. So, nalagyan na natin yung loob na sealed na natin. Panahon naman para lagyan ng masking film itong kabuuan nitong sidings ng van na to. So ngayon ay balik po tayo, nalagyan na po siya ng masking film hanggang doon sa dulo, sa harapan. At nakulong na rin natin yung lalagyan ng sobriser. So good morning mga boss, at lumipas na nga yung magdamag na na-i-plus off natin itong ginagawa natin. Ngayon ay liyahin natin ang 800 para mapadapa natin yung hybrid na primer, pagkatapos saka natin i-base coat. Okay. So after natin itong maliha, 800, liyahin natin itong paligid na ito ng 1,000 para ma-sprayan natin na siya ng base coat. Okay. Pagkatapos nating punasan ng degreaser, maglalagay ako ng newspaper dito sa taas para pag nag-de-base coat tayo, hindi madamay yung mga hindi pa dapat madamay sa kulay. Focus muna tayo dito, saka tayo mag-blending. Okay. Taklot. Dahan-dahan lang yung gagawin natin pagkita para hindi magpalatsuka. Okay. Gamit natin itong minigun 30 PSI, 1.0 nozzle. So ang gagawin natin dyan ay patuyuin maigi at second coat natin hanggang sa matakpan yung primer. 10 minutes later. Second coating tayo.
hindi namin niliha yan dahil sa pinaproject muna natin ay matakpan yung primer. So natakpan na siya, no? Papatuyuin natin yan, tapos ilihayin natin uli yan ng 1,000. Patanggalin na natin to. Ilihayin yan ng 1,000, tapos bending base coat. At tanggalin natin to. So mapapansin po ninyo may guhit. Yang pong guhit na yan ay pagka ma-plus off natin at matuyo, liliyahin natin yan ng 1,000 hanggang dito. Kailangan muna nating mapatuyong mabuti dahil pag nililiha yung urethane ng basa, dumidikit sa liha. Kaya plus off tayo dyan ng mga 2 oras. 2 hours later. Kaya hinapun natin ito ng 1,000. Nang degreaser. Unasan nang degreaser. So maging maingat tayo dito sa final coat natin sa pagbe-blend. Handa mo ha? Dahil sa last na to, susunod na po natin yung clear coat. So ganyan lang, gawin natin, ganyan lang ang gagawin natin pagbibigyan pagka-tans. Tuyuin natin, tapos i-clear coat na natin yan. First coat ng clear coat. Nga palang ginamit nating hangin ay 30 PSI lang. Patuyuin natin pagkatapos ay i-final coat natin. So ayan mga boss, at nakapag-plus off tayo na ang 10 minutes. Ngayon ay bugahan natin ng final coat.
Sana all. So, ano papansin nyo, ilang balik yung ginawa natin, hindi siya tumutulo dahil yun sa 1.0 lang yung ating nozzle. Kaya hindi siya nabibigla. So, ngayon, habang basa pa, ay gamitan natin ng blending additive. Ito yung ibubuga natin sa kanya, doon lang sa mga duktungan o doon sa mga dulo ng binugahan natin. Yan kasing blending additive siya na po yung magpapantay o magpapadapa dun sa mga naging angge ng blending ng clear coat. Tandaan mo ha? So ngayon, ang gagawin na natin na lang natin dito ay patutuyuin. After na matuyo, ay babapingin natin itong surface na to. Wow naman! So update namin kayo pagkatapos ng press out natin. So, mga boss, ayan, papatuyuin na lang natin yan. After matuyo ay babapingin po natin. Ma'am, galing po lahat yan ah. Hindi ko alam ah. Mga boss, ngayon ay bapingin na natin. Iyan. Para makuha na rin ng owner. Dahil sa sapat na yung naging plus hook niya. So, hindi na namin niliha yan. Gagawin natin ay babapingin na po natin. Dahil sa nakita nyo naman, na pantay siya. Kaya nga, ikaw alam po tayo, magdalingan tsamba mo, malakas eh. Ano pa mang bagay nung panahon na pinatutuyo natin siya. Pagka mga ganyang light lang, 900 RPM lang po yung gagamitin natin dito sa buffing machine. Gamitan na natin ito nung bapping na isa. So ayan ano boss, ito na ang gamitin natin para matapos na natin ito. So ayan at okay na to. Ang gagawin na lang po namin dito ay tatanggalin lahat ng masking film at ilinisin at ready to go para kuhanin na po. So hanggang dito na lang po muna ang ating vlogs at maraming salamat po muli sa ginawa niyong pagsama sa bahaging ito ng aming tutorial video. Siya po pala, kung nagustuhan nyo naman itong vlog ay pahingi naman po ng inyong likes at pakisubscribe na rin po yung aming channel at pakipindot na rin yung notification bell dahil sa marami pa po kaming i-upload na video para ma-notify po namin kayo.
So, hanggang dito na lang po. At siya po pala, ako si Dennis Kutsawa. At ito po ang inyong Kadens TV. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night inning. There ain't no point in